kahit magkahiwalay tayo nun, bakit nandun pa rin ako? Siyempre, mas gusto ko pa rin ma-witness yung mga... Para sa akin, sobrang gandang moments yun ng life mo. So, I want to be a witness naman yung time na yun. Magkasama pa rin tayo nung time na hiwalay tayo. Bakit nga pala lang? Buti hindi mo ako pinahin. Umalis ka. Kasi, mahal pa rin kita. Aww. And gusto ko yung presence mo, yung... Gusto kita pa rin. I was so lost. Hindi kinaya. Bakit hindi kinaya? Kasi mahal namin isa-isa. Saka malungkot, be. Bored pa sa buhay. Hindi. Hindi, I mean... Ay, grabe. Sa'yo ko masaya. Ay, grabe. Oo, talaga nun lang. Haggard. Pero ang ganda mo nun. Ikaw. Joke. Ako, sinabihan mo kasi ako maganda. Ako pala yung haggard. Oo nga naman, pwede naman ako. Kainis. Pero syempre, di ba yung heartbroken ka? Dapat haggard. Dapat. Depende. Pero sabi mo, love yun yung mga pakit-pakit yung parang... Nangiinis ako. Nung iwalay kami. Tapos syempre, alam mo na yung body language niya. So parang kapag may lalaki, hindi, parang feeling ko nagpapakit to. Parang siya. Ganun. Para magustuhan, ganyan. Excuse me. Tapos nauso pa yung kanta. Parang, hello! Tibo! Ganto ko. Hello. Excuse me. Ako si Shara. Ikaw, ikaw, paano ka na? Hello. Hello. Hindi. Ganun pa rin siya, pero sobrang saya niya as a barkada. Kasi parang dun time na yun, nagkaroon kami ng barkada eh. Yung sa siya yung church. Naging parang, ano, clown of the class. Ganyan, ang saya-saya. Siya yung parang, sabi nga, sobra yung smile niya magdala ng... Talaga? Grabe. Yun yung naalala kong sinabi ng mga... Kasi diba nung birthday mo, nagkind words tayo. You bring happiness daw sa group. Ikaw yung magpapahappy. Kasi ikaw yung joker. Ikaw yung... Ang saya mo as barkada. No? Parang kapag wala ka, malungkot. Yung parang ganun ba? What more yung lalaking nagkagusto sa'yo, o diba? Hindi naman siguro nagkagusto. Sus. Nakakaya naman sa kanya kung hindi kanya gusto. May dalawang dogo. No. Kinokolekta ko yung mga dogos of Sherpa. Okay, push. Ayun. Tapos, ano pa ba? Babae kasi talaga tayo, love, eh, no? Ikaw, love, Boyish. Pagkakagusto ka ba sa babae? Ah, hindi. Diba? Sa'yo lang. So, nung time na yan, ikaw, hoping ka din na may manligo sa yung Christian. Kasi yun naman talaga yung pangarap niya dati. Na magkaroon ng Mr. Right na Christian din. Yung ideal. Christian guy. Couple. Oh, lalo na dun sa inatanda namin church, yun din talaga yung ini-instill sa amin. Na dapat pareho kayo Christian. Pero, may mga times na yun ay magkalipad kami. Tapos, update namin yung life group leader namin. Ate, ganito. Magkahiwalay kaming kama, ate. Ganyan. May Bible akong dala, ate. Kuya, yeah, pero there's nothing wrong. Worship kami. Success. Walang nangyayari or wala, hindi kami na parang nasa-slow mo na parang nag-iiba yung ano. May time. Isang beses. At yun yung nagbalikan na tayo. Talaga ba? Oo. Ba't may mga naalala? Uy, ano ka ba? Wala ah. I remember so many people. I remember so many times. Ako lang pala yun. Sige, ako lang yun. Ako lang yun. Hindi. Ano ka ba? Ano ba? We tried naman. Baka sabihin nila nag-church-church. Of course. May mga times naman na hindi talaga. Parang isang time lang yun. Or two. We really tried our best. Kasi parang, alam mo yun? Ano? Hindi ko alam. Bakit ganun?
Kasi you're attracted to, ano, hindi ko alam din eh, bakit? Ano nga yan? Tapos? Ayun, siguro. Asan tao kami, di ba? Tao tayo. Hmm. Kaya yun, hanggang sa nagbalikan kami. Asan na kami? Ito na muna yun, di ba nga yung first 3 months. Hmm. Tapos yung come the next year, 2017. Okay. Imbis na naka-acquire na ako ng townhouse. Tapos yun nga, sinundo ko na si Nalomi at si Daddy para, wala na talaga, hindi na kami mahirapan ba? Nasa kondo sila, hindi namin kaya na hindi magkasama. Wait, pero, wait lang. Bago pa man dumating sila, Mami at Daddy. Nagbalikan na talaga. Mm-mm. So, nakakaloka. Nakakaloka. Kasi, paano yun na? Nandiyan na sila, Mami at Daddy, tapos, paano na? Lagi ko siyang iiwan doon? Lagi akong pupunta sa inyo? Or, ano, diba? Saan si Davi? Wala nga butuan siya. Na. Oo. Nag-flying na. Oo, tapos yun yung nag-start ka nag-flying. Pero alam ko, nung mga time ulit na yun, yun yung na-confuse ka na naman. Confuse na naman siya, girl. Ako talaga yun. Sorry na. Confuse na naman siya, girl. Kasi naman, no? Yung mga friends ko sa Facebook. Kasi naman, no? Sige. Yung mga friends ko sa Facebook, nagpapakasal na, nag-upload ng mga Facebook. Na kinakasal sila. Siyempre, ikaw babae ka, pangarap mo din yun, girl. Girl. Diba? Mga kabatch mo, nagkakasal-kasalan na ganyan. Nakakasalan. Hindi totoo. Nakakaano din. Nakakaano, inggit. Kaya yun, may instructor dun sa school namin. Akala na-attack lang ako. Kahit hindi bite, naman ako nililigawan or hindi naman ako pinapa. Oo. Ako lang, parang pwede akong pakasalan. Oo. Single naman. So, naano na naman si Sarah G. I was so, ano, very fantastically. May fantasy. May fantasy kasi ano sa akin. hindi ko pa ma-accept okay. Sa sarili ko okay. Na, alam mo yun. Nandun pa rin yung fantasy niya it's na. It's okay. Family. Parang may picture na kinakasal ka. Tapos sabi, a woman that, ano daw yun? A woman that should be in her place. Ano yun? Dapat nasaan ngayon compared sa may dala lang aso na babae na hindi nagpapakasal okay. Pero babae na empowered kung nasaan din siya dapat ngayon. Oo. So meron ding isang alam picture doon na dapat may family na kasal na kasi 30s na yung gusto ko sana compared sa I actually end up wanting. So that time ang hirap kalabanin nung fantasy yung gusto mo sana, ganun eh. Mm-hmm. Pero alam mo, ang unfair sa akin that time, may naisip din ako mga question na bakit? Na meron ka ng jowa, bakit ka mag-iisip ng ganun? Na bakit ka mag-iisip magpakasal? Kaya nga kami naghiwalay kasi confused ako and it would be unfair for her. Yung mga aso. Aso, dapat namin na ang galang. Naglalabing sila. It would be unfair for her if I'll keep it. Na I'll pretend na everything's fine pero for me, may hinahanap ako. Hindi siya hinahanap dahil may kulang sa kanya, kundi baka sa utak nung tao, hindi pa niya talaga na-accept yung mga bagay-bagay. Hindi pa ganun kabuo. Yung separate ways namin, wala namang, hindi naman na ako naka-something. Walang cheat dito or walang third party kasi wala namang naligos. Parang, yung idea lang. Sa akin nun, syempre, bumalik na naman yung ano mo na, fantasy. So, sobrang sakit nga nun sa akin. Sobrang sakit. Pero kailangan intindihin. Syempre, hindi mo pwedeng pilitin palagi o yung sarili mo or what. Tapos, yun yung naghanap ako naman ng taong sana makausap ko lang or may makinig, may umano lang, may masandalan ka lang, ganun. Pero sa lahat ng tao, ang napagsabihan ko pa nun, yun yung ex ko. Nung high school naman din ako. Hindi ko yun nasabi sa kanya, parang tinatago ko sa kanya nung time na yun. Bakit? Kasi syempre natakot ako pag malaman niya. Hindi na niya ako pansinin or hindi na niya ako anuhin.
super magagalit siya nung time na yun, for sure. Kasi okay kami nun eh. Yun, bay-bay pa rin kami nun. Text-text kami kahit hindi na kami. So, syempre, kung broken-hearted ka, marupok ka din. Isa lang naman yung na-realize ko, parang kung wala ka pang pinipili na taong haharapin ng bukas with, you're always on the lookout ng taong masasandalan and taong hoping ka na maging masaya ka with. Syempre kasi human nature. Aso nga, may partner. Yung ibon nga, may partner. Hindi lang naging sobrang perfect or sobrang romantic nung journey namin in finding love. But actually, we already found each other. Pero ang hirap na lang na sa amin yung, or sa akin basically, panindigan yun. Kasi madaming nakasalalay, madaming nasa linya. Ako naman din, kahit hindi ko sabihin or kahit di ako expressive, for sure, mahirap sa akin. Kasi kung madali lang, edi sana ginawan ko ng paraan na pinangalambakan agad kita. Kasi yun yung, alam ko eh, yun yung gusto niya. Hindi naman. I mean, di ba? Sana mas okay kung ganun. Tapos balik na naman kami sa church. Yung ilang months na yun? Almost 1 year na. Oh, yun yung mas mahaba na breakup namin. So, we pero thought still, na talaga na. Magkasama kami parati. Oh. Pero not as couple anymore. Parang barkada friends. Ang setup natin noon, nagre-rent na siya ng hiwalay na room. Kasi yun din talaga ako sa townhouse talaga kala mami. Ganun na talaga. Pero minsan di ba binivisit kita doon? Kasi ang lungkot naman wala siyang kasama. Next year na naman, 2018. Yun pala yung nag-Singapore tayo. At doon mo nalaman lahat ng mga pinagagawa ko nung hindi kami. Na nag-try ako doon sa ex ko. Nag-try ako doon sa ibang guy. Try lang. Kasi ngayon nga, sabi mo ano yan? Hoping na maging masaya ka. Try pero may kissing scene. May kissing scene. Sa movie pa, may kissing scene. Pero, kanapatan mo naman yun kasi hiwalay naman tayo. It's just that kasi ang pagkakakilala ko sa'yo, parang alam mo yun, I'm willing to let you go kung maayos, kahit masakit. Kasi nag-uusap na tayo na bay, ano, kasi nasa Christian church kami, so yung utak namin nun, hala, magpapakasal ka, tapos ako yung ano, bridesmaid. Tapos, andun ako, ganyan. Ikaw din, sa kasal ko, ganun. Yung sa ex ko, hindi yun Christian kayo, nakaabot ng kissing scene. Hindi lang kissing bed scene. Oh, sige. Pero sinap ko naman nung nag-church yun na. Nga. After nung hindi. Nag-church, si isang guy. Pero nung dikit yung isang guy tapos naman kasi, mo naman Christian naman yun, kaya parang hoping. Pero may kissing scene. Sa isa, wala. Sa Christian? Wala. Ay, sa kwarto? Sa hotel room? Hindi ko siguro. Beso lang. Huh? Bye. Hmm. Wala mo. Ayun. Tapos na klat. Sabi-sabi pa natin. Nung sinasabi ko yun, parang pag na-imagine ko, may kirot sa akin na magpapakasal siya. Pero willing ako actually. Willing ako to let her go. Kasi yun yung deserve niya eh. Kasi for me, hindi niya ako deserve. Kasi parang ang gulo-gulo ng buhay kapag ako yung kasama. Parang ganun. Hindi siguro. Ganun. Hanggang sa yun. Ngayon, life sobrang tainit ng buhay. Sobrang sarap ng buhay yung ikaw kasama. Are you sure? Okay. Kahit na para tayong aso't pusa. Di ba? Ganun naman kasi siguro talaga, no? No?
ano, perfect. Buong araw, okay yung lahat. Mag-jowa, hindi nag-aawa. Aray, aray, nangawit pala yung pa ako. Maingay, tahimik. Ano ba? Pero, ngayon, simula pagkabata, simula kanina. Charot. Kanina lang. Loko, nilalanggan ang iyo. Feeling ko, magulo ang buhay kapag ako yung pinili. Para akong bomba na ikaw yung naglagay ng pin. You balance me. You silence me. Bawal ako kumilos. Kunting galaw lang sasabog. Yung bomba. Naked. Kaya ni Davi. I'm learning. Kaya, alam ko naman sa mga panahon na hindi tayo, all the blame is in me. On me. Through me, with me. All the blame is on me. Pero, isa lang masabi ko. Edi, wow. Hindi, ano lang. It happened for a reason. Wow, very cliche. Pero hindi. And deep. You needed that, ano, that time for yourself. Para sa akin. I need to get lost to find my way. Ayun. Kasi, diba, sobrang napagod sa buong buhay mo. Parang ako yung napagod sa buhay mo talaga. Totoo naman. Ang gulo-gulo. Gulo-gulo! Buong buhay ko. Joke lang. Oo, ang saya-saya. Sige. Magulo ba? Masaya naman siya. Hindi nga magulo nga. I mean, diba? You wanted something pero hindi mo siya makuha. Yung bang ganun. Fantastica. Ayun. Fantastica kasi to. Baka pag ganun na ano ka ng super... Sexy. Ay, hindi. Superhero kasi. Pwede rin. Super sexy. Alam mo yun? Hindi. Siguro kung hindi yan nangyari, ano, ngayong 7th year each pa tayo mangyayari yun? Oo. Eh yung, sabi ko nga may 7 year each, magsa 7 years na po pala kami. Feeling ko wala nang ganun kasi bawat year may each. Yung first 2-3 years pa lang may each-each na. Ano yun? Each-each na. Hindi naman. Natrap lang tayo. Natrap lang ako. Tapos nadamay pa kita. At least nandun ako. Paano kung wala? Eh di ngayon wala ko dito. At wala ko dito. Nasa Siargao sa ayun, sarap dito. Sa pwede mo. Awis na. Ha? Nakakasaklap. Kuya Eddie. Mga panahon yun. Ang sakit-sakit. Balik-balikan. Yung akala mo, masaya ka nung time na yun. Alam ako, hindi ako naka-feel ng sakit. Naka-feel ako ng numbness. Kasi alam ko sa sarili ko, ako lahat yun eh. Ako lahat yun. Ang gulo-gulo ko. Ang ano ko. Ganun. Pero, you deserve okay that time. It's okay. Kasi for me, I'm always willing to fall just to learn how to fly. Wow. And sorry kung nadamay kita agad yan. Willing to damay me anytime, anywhere. You're a willing, you're the willing victim. Yeah. I'm a willing victim. And I'm the diba? Stupid. Who are you? Davi. I'm the, ano, lost and found. Gusto ko yun. It's a lost and found section. Yeah, again, it's buti not na lang about... na lost siya kundi hindi. Siguro ng elementary ka parati kang nasa lost and found. Nagahanap ako dyan. Yung mga nawawalang bagay. Buti nakita kita dun sa lost. Ano ba? Mahala yung buko. Ang ikli-ikli sa ni pa. Hindi nga bagay. Pero okay lang kasi feeling ko ang healthy. Hindi bagay. Bagay na bagay. Inulit ko pa. Kailangan sabihan niya ako na bagay sa'yo. Mga pang ilang beses na niya yan po, inulit. Pero sabi nga niya, talaga. Ako na lang daw yung napagod. Nung first niyan, tingin ako sa lamit. Tapos sabi ko, happy ako kasi ano, grabe, hindi napatay yung buho ko. Brand new batch na, ganyan. Ang ikli-ikli na. Pero, kahit hindi bagay, okay lang. Tapos nag-stop ako.
Tapos tumingin daw sa kanya. Tumingin siya sa akin. Tapos sabi ko, bagay sa'yo. Hindi pa. Sabi mo pa, bakit? Tapos sabi ko, sabihin mo, bagay sa akin. Ganun. Bagay. So every time na sinasabi ko yan, hindi pa tapos yung sentence. Sinasabi niya, bagay yan sa'yo. Bagay naman, di ba, guys? Hindi ka bagay. Hmm? Ano? Oh. Imbis baliktad, hindi ka tao. Baliktad. Hayop ka. Ganun na, hayop ka na. Hindi ka bagay. Kasi bagay ka sa akin. Gulo? Ano na, tatapusin ang kanta. Today's vlog. Oh. Guys, kailangan ko munang magdasal kasi gusto, kailangan ko munang mag-sorry tapos kailangan ko hanapin yung sarili. Charot. Tapos na yun. Nandito na nga tayo. Oo. Okay na, nagbago naman na. Mukha oo. Namang nagbago. I mean, mukha naman. At least, accepted ko na. Kasi sa buhay talaga, kailangan may acceptance yeah. kay. Hindi perket fantasy mo yun or yun yung gusto mo sana. Yun na nga eh. May mga gusto tayo pero hindi natin alam, hindi pala yun yung para sa atin talaga. And baka si Lord may binibigay na nasa gilid mo lang, ayaw mo pang tanggapin, di ba? So tanggapin mo, accept na ito yun, anak, ito yun. Uy, thank you Lord! Yung ganun. Sa iba't ibang bagay, di ba? Dinamay niyo pa si Lord. I mean sa career, sa life, sa love, di ba? And for me, I want, this is the first and only relationship na kasama namin si Lord. And pinapasok namin si Lord sa gitna. Kahit busy siya at ayaw niya. Gusto namin. Kahit na maraming tao magsasabi na wala kayong karapatan, may karapatan kami kasi may puso din kami. Anak din tayo. Anak din niya kami. Ito lang, ang ganda picture. Yun lang po. Nagpalitabi ka mo. I think that's it for today's vlog. Let's be better together. And do everything with love. Sana woo! Nag-enjoy kayo sa ating baliktanaw. And yeah. I hope you learned something. Na it's okay to make mistakes as long as you learn from it. It's okay to not be okay. So after nating tumambay-tambay, sarap tumambay. Ngayon magpapamassage kami ni Mamu. Our favorite massage. Tara guys, samahan niyo kami. Ang saya, maririnig lang natin ang waves. Yes. Wow, amazing. Dito tayo guys. Pagkatapos higaan ng aso kanina. Char lang. Manik sa ating kaya araw-araw ikaw ang love, araw-araw mga puso'y magliliyab, kailanman di hahayaang ikay malungkot, pagkat pag-ibig natin ang magiging kamay. Dito kami nagkakaisa, ang tanging hangarin ay mapasaya ka. Let's be better together and do everything with love! Wait, who's me? I think that enough. But I